it's me again and welcome back sa aking YouTube channel, Ate Gina's Vlog, Meat Shop Plus Sari Sari Store. Kumusta guys ang inyong mga tindahan ngayong araw ng Friday? Friday ngayon guys. Alam nyo kanina ay muntika ng kami ay walang stocks na carning baboy dahil kumpiyansa ako, no, mga 12 noon na nang ako ay nagte-text sa SNR and then wala pala silang stocks dahil bukas pa daw ang kanilang delivery. So ako ay nagkakandara pa guys sa pag-contact ng ibang supplier, no. Mabuti na lang at nakakuha ako sa Chubbs. Sa ibang supplier ko ay wala na silang carcass. So ang display namin kanina ay frozen, pero it's okay dahil nakakuha pa rin ako. And then yung kasim ko ay medyo mababa ang presyo, no. Binigay lang sa akin ng 240, and then boneless na pork belly ang ating nakuha kanina. So yun, nakala ko ay wala kaming display guys, at ako ay pupunta sa palengke, and then sa palengke ay medyo mahal, 310 na, hindi na ako makakuha ng wholesale price, so ang presyo doon ay 310. So mabuti na lang at may stocks pa sa Chubbs at nabigyan pa ako. And then, ang aking update dito sa aking sari-sari store. Ito guys, ngayon ko lang na-display ang aking cowbell, no? Ilang araw na yan, naka-ano lang dito sa sahig dahil sa medyo busy. And then, pag mag-ano na, maka-display na kami ng mga carning baboy dyan sa meat shop, ay hindi na maasikaso ang mga dilata ko dito. Hindi na ma-display guys. Meron pa dyan sa likuran ko, hindi pa rin na-display yan. Pero yan na lang. Tapos, wala akong Coke na 1.5. Naubusan na tayo ng display, pero meron pa ako sa chiller. So, bukas yun yung kumprada namin at saka coconut oil. Kaunti na lang guys ang aking coconut oil. Yan na lang, at meron pa ako mga repack na tig 20 pesos. Unsa pa wala? Nor. Walang nor. Kami guys ay magliligpit na. Andiyan si Mr. at si Icy. Yan si Icy De Salva at si Mr. Dahil alas 8 na. 8 ano na? Basta 8 na, 8 plus. 8 plus na, 8 plus na ang oras. 8 plus. So, ito guys, ang aming mga kaganapan. Pag alas 8:30, magsimula na kaming magliligpit. Okay, let's continue. Dahil nangangawit ang aking kamay at ako'y umuupo dito. Alam nyo guys, ako'y nasad ng very light. Dahil nung naglilinis ako sa aming estante dyan, may nakita akong butas dito sa aking pansit canton. Yan guys, oh. Pero hindi ano, parang hindi ito sa daga. Hindi daga ang bumubutas nito. Yung ano guys, yung ipis na brown ang color. Grabe yun sila. Ito oh. And then may mga ano pa. Mga dumi nila na black. Dito sa loob. So meron siyang maliit na butas, oh. Binubutasan. So nilagyan ko ng chalk. Yun yung ginagawa ko guys para walang ano, mga langgam at ipis. Naglalagay ako ng chalk. Ito guys ang aking ginagamit sa mga pansit kanto na shelves. Dahil maraming ano, pag walang chalk, ito guys, o bygone, ito ang binili ko. So ito yung nilalagay ko sa aking estante bago ko i-display yung aking bihon at saka yung aking pansit kanto, dahil madali lang langgamin at saka yung mga ipis na. So yung ipis na brown guys, grabe, maminsala talaga, no? Oh, muni siya, oh. Muni siya mga kasari, no? Libus-libuslutan sa mga animal. Tapos, yung aming bigas ay kinakagat ang sako, guys, ng mga maliliit na daga. So, ang ginagawa namin ni Mr. ay maglalagay kami ng trap. Pero, minsan na hindi na uobra ang trap. Parang kilala na nila ang trap, na matatrap sila. So, ito na naman ang aming gagamitin. Ito ay zinc phosphide. Ito, guys, ay napaka-epektibo, no? Ihalo lang ito sa mga leftover ninyo na kanin. I-mix lang. And then, make sure na yung bigas ninyo ay tatakpan dahil baka doon sila, pagkatapos nilang makakain ito, ay baka doon sila sa rice box ninyo dumadaan.
And then, magsusuka daw yan sila, so baka maanuhan ang bigas. So, kailangan takpan. At ito ay napakadelikado. So, pag magtimpla kayo ng ganito, dapat naka-gloves kayo, ha? And then, ilagay nyo, kung hindi nyo uubusin, ilagay nyo sa very safe na lugar. Dahil may tindahan tayo. At kami rin dito ay may meat shop, may mga carning baboy. So, kami ay ingat na gumamit nito. Ito guys, ito ang bilhin nyo sa nagbebenta ng mga feeds. Zinc phosphide. Napaka-epektibo nito dahil meron na naman ako nakita ditong dumadaan-daan. May malaki, may maliliit. So, ito yung gagamitin namin ngayon. Okay. Yun lang guys ang ating mga update. Thank you so much sa lahat ng mga nanonood ng aking vlogs. Thank you very much. At sa lahat ng mga bagong subscribers ni Ate Gina's Vlog, Mitcha Plus Sari Sari Store. Thank you so much talaga guys ha, sa inyong pagsuporta sa akin. Thank you. And update tayo bukas dahil marami kaming delivery dahil Sabado bukas. And then kami ni Mr. ay mamimili ng coconut oil bukas sa wholesaler doon sa Uyanggurin. And then mag-pick up din kami ng coke dahil isang daanan lang yan guys. So pupunta muna kami sa Uyanggurin, mamili ng mantika. And then pagbalik namin ay dumaan kami sa, doon kami dadaan sa wholesaler ng mga coke. Mura lang doon kasi ang 1.5 doon ay panel price 696. And then yung 1.25 nila ay 240 lang ang case. So doon kami mamimili ni Mister at merong kaunting kulang na aking nililista dito. Aking listahan. Where's my listahan? Sabi ko akong listahan. Eto pala guys, ang ating mga bibilhin bukas. Meron na ako mga nalilistang mga medyo kulang na dito. Okay, yun lang guys. Thank you so much. See you on my next vlog. Bye! Okay, good morning mga kasari. Ito na naman ang Virginia. Ito ang aking order ngayon guys. Itong nasa cellophane. Merong wala. Yung cheese balls ay wala. So, hindi ito kompleto. Pero it's okay. Basta majority ay meron sa ating order. Tingnan natin ito. Okay, ito lahat guys. Dahil nung Monday ay close kami. So, hindi ako nakapag-order sa kanila. Pero marami pa naman ako stocks dito. Marami pang laman ang freezer ko. So, nagdagdag lang ako kung ano lang yung kulang guys. Para pa-budget natin ang ating pera dahil marami kaming deliveries ngayon at mag-pick up kami ng bigas and bonglis bangos. At ang aking anak muna ang magbabantay dito. Meron siyang klase pero hiniram ko muna ang anak ko. No? Ganun na talaga tayo ngayong mga nanay. Hiramin muna natin ang ating mga anak dahil busy din sila. So ito i-check namin dahil pupunta pa kami sa palengke. No? Andun pa yung ahente, nag-resibo pa. Duha? Oh, yun lang yung te. Yes. Duha. Duha. Ilan na lang? Ang kanilang duha. Duha. Oh. Magilang duha. So, kami duha. Oh, tulo. Ay, tulo-tulo ba ito kung gigo? Oo. Wala na. Hi mga kasari, ito ang aking 60 pieces na boneless bangos. Bagong-bago ito guys. Ngayon lang kami dumating ni Mr. galing sa palengke. Nag-pick up kami ng boneless bangos. Ito ay 50 pesos guys ang aking puhunan. And then ang benta ko ay 65. So, meron akong ginansyang 15 pesos per piece. So, ito guys ang dagdag ko na paninda no dahil ngayon ay hindi na naman kami ni Mr. nag-pick up ng pork carcass dahil marami pa kaming karne guys. Marami pang natitira. Medyo matumal ang karneng baboy ngayon. Ang malakas ngayon ay ang aking mga dress chicken. So ganun talaga mga kasari. Pag mahal ang karneng baboy ay lumipat na lang yung ating customers ng ibang ano. Ibang choices. Magkuha na lang sila ng dress chicken no, dahil medyo bumaba ang presyo ng dress chicken ngayon. Tapos itong boneless bangos, isa rin sa kanilang options pag mamahalan sila sa karneng baboy. So ito ang ginagawa ko mga kasari. Pag matumal ang karneng baboy, marami tayong mga
ibang dinidisplay gaya nitong boneless bangus. Ito ang ano guys, advantage ko sa aking kakompetensya dahil wala siyang boneless bangus. Ako lang ang nagtitinda dito. So yung itong 60 pieces ay hindi ito umaabot ng isang linggo. Mga apat na araw lang ito, tatlong araw dahil ang customers dito ay bumibili sa amin ng tatlong peraso, dalawang peraso. Tapos ito din ang malakas dito. Ito ay worth 1,000 pesos. So sa 1,000 pesos, 35 pieces ito. Ang benta ko ay 40 pesos and then ang aking puhunan ay 28.60 dahil 200 pesos 7 pieces ang bigay sa akin. Pero sa akin lang yan guys dahil wholesale price ang bigay ng aking suki. Tapos nagdagdag ako ng chicken, chorizo, eto 3 for 100 dahil kaunti lang siya. And then ito ding chorizo na nasa tinain ng baboy ay worth 300 lang din, no? 3 for 100 pa rin siya. So, nagdagdag lang ako dahil meron pa ako doon sa freezer. Pero ito talaga guys, marami pa din akong stocks nito sa freezer. Pero nagdagdag na lang ako dahil sayang ang biyahe namin pag hindi ako magkuha. Tapos magbabayad na naman ako sa rider. So, ito guys ang pinamili namin kanina. Tapos nag-pick up kami ng Kuhaku rice. Alam nyo guys, medyo bumaba ang presyo ng Kuhaku ngayon, no? Ito ay 1,000 na lang ang kuha ko sa isang sako. Ito ay 25 kilo. So, bumili kami ng 7 sacks. Ang dalawa ay dinala na sa aming bahay. Tapos, ito yung para dito, guys. No, pang retail ko lang. And then, ito pa yung mga pinamili ko kahapon. Hindi pa na-display. Tapos, nagkuha ako ng ano. Ito, guys. Mga foil, mga sandubag. Meron din akong ano dito. Itong plastic. Eto guys, dahil maraming maghahanap, naubos na yung binili kong isang bundle din, pero square yun siya, ito ay round. Dahil ito yung ginagamit pag may bumibili ng durian, tapos kukunin lang nila yung laman, so dito sila bumili sa akin. Yan, ang benta ko nito ay 15 pesos, 11 ang puhunan dahil medyo malaki siya. Tapos mga sandubag at itong foil, 25 pesos ang benta ko. 17 pesos guys ang aking puhunan nito. Tapos nagdagdag ako ng itong isang bundle na 10 ounce cup dahil malakas na malakas yan guys ngayon. Meron akong suki na nagtitinda ng buko dahil 5 peraso na lang yung natitira. Okay, ito lang guys ang aking mga napamili kanina. Tapos yung aming dress chicken ay deliver na. And then yung aming Virginia hotdog. Okay,